Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Brother Mark Louis Angelo Bolos, RCJ, isang religious brother ng Rogationist of the Heart of Jesus. And this is my kwento na may kwenta, hashtag kwento ni bro. Apat kaming magpipinsan sa mother side ko. Apat kaming mga apo ni nanang. Siya yung lola namin. Sabi nila, ako daw yung paboritong apo. Kasi nung maliit ako, si nanang ang nag-alaga sa akin habang nagtatrabaho ang nanay ko. Being the paboritong apo ni nanang, naging spoiled ako. I always get what I want from nanang. Kaya nga, ang naging attitude ko tuloy, pag nahihirapan na ako, ayawad na, talikuran na to. Sabi nga nila, when the going gets tough, the tough gets going. Pero sa akin, why bother? It's tough. Nung high school ako, pumasok ako sa Immaculate Conception Minor Seminary sa Vigan City. Tapos nang gumaduate ako, nag-college ako sa Father Hannibal Formation Center sa Paranaque City. Nagpatuloy ako hanggang maging religious ako ngayon. Ngayon, kakatapos ko lang ng second year of theology and I'm looking forward to my next assignment, my practical training. There were numerous times na gusto ko lang lumabas. Mahirap kasi talaga. Mapalayo ka sa family mo, may schedule kang susundan, kahit wala ka sa mood, kailangan mo pang sumunod eh. Tapos, meron pa yung time na kahit pagod na pagod ka na, kailangan mo mag-aral. Kasi the following day, may quiz or exam ka. Eh, from that day pa lang, nag-apostolate ka eh. So, naghatid ka ng mga bata, ang init, nagturo ka, full of energy ka. Mahirap talaga, nakaka-drain. Tapos, worst of all talaga, yung pag-feeling mo, mag-isa ka na lang, feeling mo, you're alone doing all the work. Ang hirap magpasan, mag-isa. Then, narealize ko yung sabi ni late Father Amador Foss ng Diocese of Nueva Segovia. Ika niya, it was in the suffering of Christ that God showed weakness. Weakness na hindi being powerless, but weakness that going all through that suffering just for us because He loves us. And then, doon ko nasimula talaga na ma-realize na hindi lang ako nahihirapan dito. Doon yung parents ko na kahit panganay ako, dapat ako yung magtatrabaho, dapat ako yung magiging breadwinner sana. Eh, wala ako eh. Tapos, ang tagal pa ng pag-aaral ko para maging pare. Lagi silang sumusuporta. Halos, sa totoo lang, mahirap talaga magpa-aral ng pare. Mahal na nga, time-consuming pa. Tapos, nandun din si Mami Chona, na lahat ginawa niya para lang matustos yung mga pangangailangan ko. Talagang kinapalan niya yung mukha niya para lang humingi ng tulong sa iba. And then, let's not forget, si Nanang. For 4 years, si Nanang yung naglalaban ng damit ko sa minor seminary. Kabundok pa yung mga labahan ko nun, pero ginawa niya lahat yun. And most importantly, lagi niya ako pinagdadasal. Lagi nga niya sinasabi sa akin eh, when I'm praying the rosary, para lagi sa iyo yun. When I go to Mass, pinagdadasal kita. You know, being a rogationist, parang siya pa yung naging rogationist eh. Kasi he's been praying for my vocation. Doon ko na-realize na, di naman ako nag-iisa eh. Mahirap man, pero kailangan gawin. Kailangan natin lagpasan. It is not being alone that you feel weak. But in your weakness, you know that you are strong. Pag nalulungkot ako, natatawa na lang ako sa mga pinagdaanan ko. Natatawa na lang ako kasi when I was so weak and feeling so alone, He was there behind my back.